So guys, meron mga pala tayong followers na nagpadala ng blessing dito sa amin. So, hello guys! Ang ganda ng weather ngayong araw! So guys, today nga pala ay tapos na yung work ko. Hindi lang ako nag-vlog kanina kasi nagmamadali ako. So guys, may one job ako ngayong umaga. Doon kila engineer. Yun, naalala nyo ba si engineer? Yung mag-asawang engineer na walang anak. Tapos, meron silang alagang pusa. So, nasa US sila, nagbakasyon. Ngayon, pumunta ako sa kanila. Kasi pinapapunta nila ako, nagdakot ako ng, alam nyo na, yung ano ng pusa. Tinapon ko. And then, nag-cleaning ako ng mga window. Hindi lang ako, guys, nag-vlog doon. Kasi, guys, Diyos ko, puno ng camera doon. Bawat kwarto, bawat sulok, hindi ko alam kung pati sa CR may camera. So yun guys, naka 5 oras naman tayo. Actually, hindi nga saktong 5 oras, mga 5, mga 4 and a half hours lang yung ano ko. Kasi wala na, malinis na yung bahay. Then, ang balik ko na ay sa 29 kasi dadating daw sila ngayong ngayong March first week. Yun, so kailangan ko ulit mag-dusting. Hindi ko na alam kung anong lilinisin ko doon kasi sobrang linis na ng bahay. Wala kasi silang anak, guys. Yung anak ni sir sa unang marriage niya ay malaki na, dalaga na. So hindi sa kanila nakatira. May sariling apartment daw. So guys, ang ano ko lang talaga doon ay yung maraming balahibo ng pusa. Nako, doon lang ako natagalan kanina sa pag-ano ng pusa, pagtanggal mga balahibo. Ay, nako, thank you Lord. Natapos ang unang trabaho natin. And mamaya may part-time ako mamayang gabi. Guys, hulaan nyo kung ano yung part-time ko mamaya. Ay, walang manaan. Ang part-time natin mamayang gabi ay 7 o'clock to 12 o'clock ng gabi, guys. So, hindi po mag-cleaning, kundi mag-baby visit lang po ako. Mag-aalaga ako ng 2 bata. Malaki na, mga 7 years old and 4 years old. So, yun yung gagawin ko mamaya. And, madali lang yun, guys. Kasi nga, babantayan mo lang sila. Mahilig sila maglayo ng PlayStation. Basta, kailangan lang nila ng kasama. So, guys, meron mga pala tayong followers na nagpadala ng blessing dito sa amin. So, nag-send po siya sa bangko ko. So ang name po ni Ma'am is si Tita Dai. Yun po yung name niya. Tagaytay po siya. Yun, gusto ko pong magpasalamat sa iyo, Tita Dai, sa sinend mong blessing sa amin nung family ko. Maraming salamat po and God bless you. I pray na mas marami pa pong blessing na dumating sa iyo. Palayin po kayo, Tita Dai. Maraming salamat po sa pinadala mo sa amin. Sobrang malaking tulong po noon. I didn't expect, guys, kasi yung sinend sa akin pera ni Tita Dai ay USD. Na tayo sa bahay. Yun, guys. Papasok na tayo para naman sa second job for babysitting. Alas 12 na ang labas ko, alas 12 ng gabi. Mamadilim na. Mas okay itong ganito na babysitting, guys. Pero naman yung taxi pa uwi. Hello guys, good morning. So, pasok na naman tayo. Parang saglit lang ako natulog. Pag-uwi ko, naka-uwi ako kagabi, guys, ng... So guys, kagabi natapos po yung trabaho ko ng 11 o'clock. Dumating si among lalaki. I thought na 12 o'clock pa siya uuwi kasi nag-happy-happy yata sila kasi mukhang nakainom si sir nung pag-uwi niya. So okay naman yung pagbantay ko ng bata. Medyo makulit sila pero I can manage dahil syempre may anak na ako. Nagagandaan lang, guys, kung nag-babysitter ka sa gabi, sagot nila yung bolt mo, yung papunta doon at balikan.
basta balikan, sagot nila yon kung kahit magkano yon. Especially at night kasi ang metro is wala na kapag, alam ko 12 o'clock wala ng metro eh. So kagabi, naka 4 na oras lang tayo. Siningil ko lang sila base dun sa rate na binabayad nila sa akin. Hindi ako nagpadagdag. Tapos, tinanong niya kung magkano yung bayad sa akin, sa bayad ko dun sa Bolt nung umaga. At saka anong pagpunta ko doon and then pagbalik. So, sabi ko, ito, pinakita ko, ito yung fare ko nung Bolt. And then yun, binigyan niya ako ng 50 lei. Sobra pa yun, guys. Sobra pa yung binigyan niya sa akin. So, nagpa-thank you ako. Punta tayo ng Auto Bucharest ngayong araw. Mag-cleaning and iron and cooking. O diba, all around na tayo. Gusto ko ulit magpasalamat sa iyo, Tita Day, sa sinen mo sa amin. Ayan. Maraming salamat. Hello guys. Ayan, bumili ako ng wala sa kusina nitong pinagpapartaman ko kasi nagluluto ako sa kanina ng Romanian food. So bumili ako yung mga wala na kailangan ko dun sa pagkain. Pero nakasigang na siya, guys. Kwento ko nga pala sa inyo, guys. Yung asawa ko, si Petro. Alam nyo ba na talagang naaliw na talaga siya mag-vlog? Eh, minsan naghihiga-higa ako, no? Nagluluto siya pag pauwi na ako, pag nandun ako sa bahay. Kasi pagtapos talaga, guys, ng trabaho, pag uwi ko ng bahay, nakahiga ako. Kasi ang pagod talaga. Alam nyo na ang trabaho ng part-timer. Tapos dalawa pa. Ang sasabihin niya sa akin, hi, videoan mo na itong niluluto ko. As in, siya pa yung nagsasabi sa akin na videoan yung ginagawa niya, ganito yung pagluto. Natutuwa ako, guys, kasi nag-i-enjoy na siya. Kasi binabasa ko, guys, yung mga message nyo, sa yung mga comment nyo dun sa mga video. Ine-explain ko sa kanya, may English, meron namang Tagalog, ine-explain ko sa kanya yung ibig sabihin. So, masaya ako, guys, kasi as in, dati ayaw niya talaga yung nagbablog, nagbibideo. Tapos ngayon na parang naliwanagan na talaga siya na malaking tulong yung pagbablog. In the future na halimbawa mag-focus na lang sa anak, ako, hindi na ako mag-work. Pero hindi natin alam kasi importante pa rin ang work kasi ang pagbablog is not stable. Pero sobrang laki ng tulong niya. So yun, guys, hanggang dito na lang ang aking video. And maraming salamat sa mga suporta nyo. So guys, hanggang dito na lang ang video natin for today and maraming salamat sa suporta nyo. Mamayang 4 o'clock palabas na rin ako dito. So thank you, guys, and enjoy our video, guys. Maraming salamat. Angels Diary, Diary Angels.